Sa araw na ito ay ating i-discuss ang tungkol sa salitang book sa military. Dahil marami ang na-confuse sa atin, mga kasama natin, kahit nasa reserve force pa tayo. So, kasi hindi in-explain sa atin to, no? Kung ano yung ibig sabihin ng book. Ano ba ang book? So, actually, ang salitang book ay ito yung ginagamit ng mga Philippine Military Academy, no? Yung mga kadete ng Philippine Military Academy. kapag kayo ay classmate, no, sa isang class or batchmate, ay ang tawagan nila dito ay book, no? So, ang salitang book ay according sa ating research ay nanggaling sa salitang bunkmate, no, or bunkmate or kasama mo, no, sa bunk or sa kasama mo sa or roommate, no, kasama mo sa room. Yun yung ibig sabihin ng book, no, kapag kayo ay nagte-training at magkasama kayo sa isang room or sa isang bunk, ay ang tawag doon ay bunkmate or roommate, no. So diyan ang doon nagsimula ang salitang book, no, sa military. At ang salitang book ay meron po itong tinatawag na katumbas or yung tinatawag na mista, no. Ibig sabihin, book or mista ay kasama mo sa room, kasama mo sa isang bank or organization ng kasama mo sa Philippine Military Academy, sa isang class kayo, no. So ibig sabihin ay siya yung mista mo, classmate mo, no. So ibig sabihin mista, classmate or book. So tinatawag lamang yan sa mga classmate sa mga mag-classmate, no. Originally ay nanggaling ito sa Philippine Military Academy nung itinatag ang Philippine Military Academy nung 1898, no, dito sa Maynila. At subsequently ay nadala po yan doon sa Philippine Military Academy nung sa Maynila, mula nung tinatag ni General Antonio Luna ang Academia Militar de Pilipinas, no. So ito yung Philippine Military Academy at nilipat doon sa Baguio City, no. So yun yung salitang book or mista, ibig sabihin classmate or bunkmate or roommate, no. Or kung kayo ay classmate sa isang class, parehas kayo ng level or contemporaries mo, ay pwede kayong magtawagan na book, no. So doon yung salitang ang galing yung salitang book. So makikita natin sa military organization, lalo na ngayon, ay marami ang gumagamit ng book, no. So actually ito ay hiram na salita mula sa Philippine Military Academy. Originally ang salitang book or mista, ay ang mista naman ay salitang mister, no. So slang ito, no. Ito ay isang salitang slang na ginamit ng panahon ng Amerikano sa mga trainees na mga nag-undergo ng trainees ng Philippine Military Academy. Mister or Mista. Mista. Mister. 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 Oh, yun Mista, no. Mister you. Mister you. Oh, Mista. Kung kasi ang nagtatag, no. Actually ang nag-mold talaga ng Philippine Military Academy ay ang mga Amerikano, no? Kaya nung panahon yun, ay tinatawag nilang mga kadete na Mister. Mister. So, yun yung Mister, no? Ibig sabihin, Mister, salitang, o Mister, salitang Mister. Mister. Mister, oh, ikaw, Mister. Mister you. So, yun yung salitang Mister, no? At magkasing kahulugan sila ng salitang book. Or kasi isa lang ang nirefer nito, no. Ibig sabihin ay classmate. Salitang book, classmate, bunkmate, roommate, no. Contemporaries mo. 'Yun yung book sa Philippine Military Academy, no. So makikita natin na may gumagamit na rin, no. At marami na rin ang gumagamit na humihiram ng salitang ito.
mula sa Philippine Military Academy. At hindi naman siguro masamang humiram ng salita, no? Kasi sa Philippine Army ay pinapractice na rin natin ang salitang mga book, no, sa mga ka-level natin or mga contemporaries natin. So, ang tanong ay kapag upper class mo, pwede mo bang tawaging book? So, ano ang sagot? So, di natin dapat tawaging book, no, yung mga upper class men natin or mga seniors, dahil labag po 'yon sa tradisyon, no, ng military, no. Dahil widely accepted na rin itong salitang book sa AFP, lalong-lalo na sa Philippine Army, no? Kahit sa Reserve Force, no? Tinatawag ito sa mga contemporaries, classmate mo, or kapag ikaw ay more senior or mas senior ka, more senior ka sa mga kapwa officers mo, ay tinatawag rin yung mga mas lower sa'yo, no? Mas mababa sa'yo, mas junior sa'yo na mga book. Halimbawa, ikaw ay isang senior officer, no? Kapag ikaw ang most senior sa kanya, so tinatawag mo siyang book, no? Book. Ibig sabihin, mas mababa siya sa'yo, no? Ikaw naman ay junior officer, ay tatawag ng sir, no? Hindi pwede natatawag ka rin ng book. O halimbawa, pares kayo ng rank. Puro second lieutenant kayo, ano? Pero nauna yung isa. At mas senior sa'yo. Pares kayo ng rank, pero mas senior yung isa. Lalo na serial number, mas senior siya. Hindi ka pwedeng magtawag ng book, no? Kasi hindi naman kayo classmate. Pangalawa, upperclassman mo yon, no? So, sir ang tawag mo, no? Ganun din sa atin, sa mga Reserve Force, ay hindi natin dapat tawaging book ang ating mga senior, dahil bawal po yun, no? Alam ko rin na maraming mga kasama natin na nagtatanong sa sarili lang nila, bakit, ano yung book, ano yung mista, ano? At ngayon, at least nalaman natin ang ibig sabihin. Kapag tayo ay mas juniors, no, sa ating kapwa officer, ay hindi tayo pwedeng tumawag ng book sa ating kapwa officer na halimbawa ka-level mo, second lieutenant. Pero yun nga sinabi ko, mas senior siya, no? Nauna siya sa iyo ng graduate o nauna siya ng serial number, hindi mo pwedeng tawaging book, no? At ang next is yung salitang sir, no? Ang salitang sir ay tinatawag sa mga senior natin, no? Yun nga, kapag nauna siya sa'yo, huwag kang tumawag ng book, no? Ang tawag mo sa kanya ay sir. Sir. Yes, sir. Tatawagin ka niyang book, pero si A tsaka B, si A ay tatawag ng book sa... si Lieutenant A ay tatawag ng book, no? Or mag-address ng book sa kay... Lieutenant B, si B naman ay mag-answer or tatawag ng mag-address kay Lieutenant A ng sir, no? Si B mag-sir kay A, si A mag-book kay B. Okay? Kapag mas senior yung isang lieutenant, second lieutenant, no? Kapwa sila second lieutenant. O lalo na kapag mataas yung rank ng isa, no? Halimbawa, first lieutenant or captain, no? So, ang tawag niya sa mas bababa ay book. Ang mas bababa naman, sir ang tawag mo, no? Sa kanya, dahil mas senior siya sa'yo. So, sa Reserve Force din, ganun din, no? Kapag halimbawa ay parehas tayo ng rank. First lieutenant, no? Pero nauna ako sa'yo at... mas mataas ang active commission service ko, no? Ay hindi po tayo pwedeng tumawag ng book, no, sa kapwa natin kapag mas senior siya. Kapag parehas kayo, classmate kayo, contemporaries mo, sabay kayo, ay pwede kayong magtawagan ng book, no? At yung mga juniors mo ay pwede nating tawaging book.
So, bakit makikita natin minsan yung mga senior officers, isang colonel, tumatawag ng sir sa isang sarhento? Kasi, sarhento nga ito, pero mayroong ibang capability or mayroong ibang mas mataas na qualification naman ito, no? Kaya siya tumatawag sa, maliban sa it is a sign of being a gentleman, kung itong sarhentong ito ay hindi pa na-adjust, no, ang rank niya, or may ibang mas mataas na qualification, halimbawa doktor, sarhento to pero doktor, no, sarhento to pero dentist pala, no. So pwede mo siyang tawaging doktor or sir, no? Or pwede rin namang sergeant, tawagin mong sergeant dahil yun naman talaga ang pero as a sign of being a gentleman, dahil may ibang title din naman itong taong to, so kaya tinatawag siyang sir, no? So yun po ang maikling dagdag kaalaman natin, no? So ito ay dagdag kaalaman lamang sa mga kasama natin para tayo ay madagdagan ang ating mga knowledge, no, regarding sa military or sa mga, although na wala itong kanilaman sa reserve force development, at pero ito ay part ng tradition, no, ng military. Thank you.